Hey guys, we are back again with another video. So, ayun nga guys, no? Nag-update na si Papa Gios tungkol sa ano nga, season 2 na paparating. So, medyo matagal-tagal pa guys bago mag-season 2 according kay Gios. So, para mas maintindihan nyo guys, no? Basahin natin ang full details na update ni Papa Gios dito sa Discord. So, ayan guys, no? Kita nyo naman si Gios yan nag-post sa ano nga, sa Discord ng Axie Infinity Origins. Okay, so ito na. Origins S2 or Season 2 Enlan Alpha Updated Timeline Projection. So, ito nga yung predicted na releasing date nila guys para sa Season 2, no? Pero sa Season 2 lang tayo mag-focus guys. Huwag na sa LAN kasi wala naman tayong LAN. Okay, so we have an update around the timing of two important launches today. Okay, so ito na yung una guys, no, yung Origins Season 2. So, due to the complexity of the upcoming rune, charm, card, and mechanic changes, and our desire to create a stable testing experience prior to the rollout of Season 2, our latest projection to the launch of Phase 2 is December 29. So, this patch will introduce. So, and guys, December 29 yung expected date nila para sa Season 2. Pero hindi pa yan yung final date guys, no? Kasi projection lang yan nila. So, ibig sabihin, may chance pa ulit na madidelay guys. Kaya nakita nyo yung sa thumbnail ko guys, no? Next year pa yung Season 2. Yun kasi yung parang ano ko din, expected date para sa Season 2 guys. Pero syempre, mas gusto ko guys kung may release na nila sa December 29 yung Season 2 guys. Kasi sobrang tagal na kasi guys ng ano eh, ng off-season. Nakakabagot na maglaro. So, ito yung mga pagbabago guys sa darating na Season 2. The already announced runes and charms adjustments. Okay. Second is yet to be announced card changes. Stay tuned for details on how we'll roll this out. Okay. Tapos yung holy is new class specific buffs and debuffs. Okay, so nakita naman natin guys na yung mga runes and charms changes. Pero ipapakita ko mamaya sa inyo yung last update nila guys para sa special class na Axis. Tapos yung pangalawa naman guys no, about sa ano siya, card changes. So may nalik ng mga plan cards guys kagabi. Kung gusto nyo makita guys, nasa Discord siya, mapapanood nyo siya sa Twitch. Tapos yung huling changes guys is about sa buffs and debuffs guys. Kasi may mga bagong mechanic na nilagay nila guys. Okay, so the timing of Season 2 will largely depend on the feedback and data collected from this patch. But the current thinking is somewhere between 2 to 3 weeks of testing prior to formal start of Season 2. So, ayun na guys. Gaya nga nang sabi ko sa inyo kanina, no? Hindi pa yung final yung December 29. So, sabi nga nila dito, no? Is after ng patch is makakaroon pa ng 2 to 3 weeks na testing. So, may malaking patch na dadating ngayon December guys, no? Pero off-season pa rin tayo kasi ite-testing pa rin nila kung may mga bug pa or overpowered na mga cards guys, no? Bago nila i-release yung Season 2. Okay, so sana guys naintindihan nyo. So punta naman tayo guys dun sa final ano guys, card changes ng special class na Axie. Let's go. Okay, so ito yung mga runes ng mech guys. Okay, so may tatlong bagong runes ang mech guys. Okay, so dito sa rare guys, no, dalawa yung bagong rune. So yung una itong Trap Nullifier. So ang effect niya is when the battle starts, add detect to your deck. These Axis cards gain 15% bonus stats. Okay, so may bagong mechanic na naman guys. Itong detect, so hindi pa natin alam kung paano nag-work yan. Okay, yung second rare na rune guys is alam na natin to guys, no, yung Sap Armor. So, parang same effect pa rin naman siya guys. Hindi ko kasi memorize itong rune ng mech guys eh. So, proceed tayo dito sa bagong rune na naman guys, no? Pero rare lang siya. So, ito yung Steel Skin. This Axie takes 15 less damage and cannot be healed. Okay, para siyang panggulin guys. Kaso lang, hindi mo siya pwedeng i-heal. Pero, pwede mo lagyan ng shields guys. So, sa tingin ko, mech na yung magiging bagong tank ng mga aggressive guys.
Okay, so dito naman sa Epic, isa yung bagong rune, guys. Okay, so itong adaptive program, guys, is alam naman natin to, no? So proceed na tayo dito sa bagong rune, guys. Okay, so itong bagong rune is yung Lens of Truth solo. This Oxy attack cards remove one secret from its target. Deal 15% bonus damage against enemies with no secret. Uy. Okay, to maganda to, guys. Parang antay to sa mga ano, guys, sa mga healing team tsaka shielding team gaya natin. Okay, goods na goods. Tapos yung mystic rune naman ng ano, guys, no, ng mech, ito pa rin ang shield backup. Okay, so hindi ko alam, guys, kung may nagbago ba sa effect ng ano, guys, shield backup. Hindi ko kasi kabisado tong ano, guys, mga rune ng mech. Pero para sa akin, guys, gustong ano, bagong epic rune ng mech. Gusto na gusto, guys, para sa mga ano to, reptile tsaka plant. Okay, so dito naman tayo, guys, sa Dawn. So may bagong tatlong rune din siya dito, guys, no. Okay, so dito muna tayo, guys, sa rare. So ito yung unang bagong rune niya, is tawag dito Divine Ring. Okay, so when the battle starts, add Purify to your deck. This Axis healing and shielding cards gain 5% bonus. Okay, so bagong mechanic na naman, guys, no? Purify. So malalaman na lang natin to, guys, pag nasa in-game na. Okay, so ito namang arcane protection is alam na natin to, guys, no? So dito na tayo sa second na bagong rune. Ito yung rejuvenate. Okay, so this Axis healing and shielding cards gain 10% bonus stats and apply one cleanser to their targets. Okay, so hindi ko masyadong gets yung apply one cleanser to their targets. So maglalagay ka ng cleanser mo sa kalaban, guys, no? So hindi ko alam, guys. Tinanang natin pag nasa in-game na. Okay, so dito naman tayo sa epic rune, guys, no? So Heaven's Echoes. So alam na natin yun, guys. Hindi ko alam kung may nagbago dyan. Hindi ko din kabisado yung mga ano, guys, no, rune nitong Dawn. Okay, so dito na tayo sa bagong rune, guys. Itong Healing Force. Okay, so Sol, when your turn starts, heal all your allies for 8 HP, then deal 4 damage per ally unit to all enemies. Okay, so para tong upgraded version ng common rune na mini legion, guys, no. Ang sabi kasi dito, guys, no, is heal all allied and deal damage per allied unit. So kasali na dito, guys, yung mga summons. Okay, so mukhang mauuso na naman, guys, yung mga doon na naka Mavis at Robin. Okay, so para sa akin maganda tong epic ng Dawn, guys. So dito naman sa mystic rune, guys, no, alam na natin to, Holy Prayer. Pero mukhang binago nila, guys, ito yung while there no curses in your deck, your Axis cards gain ano to, minus 0% bonus stats. So hindi ko alam paano gumagana yun, guys, pero ayun nga, tinanggal nila yung healing effect, no, ginawa nilang bonus stats. Okay, so punta tayo sa last secret class ng Axis, guys. Okay, so ito yung inaabangan ko, guys, no, yung Dust. So dito, guys, dalawa lang yung bagong rune niya. Okay, so ito yung bagong rune, guys, na rare. Itong Dark Flame. When the battle starts, add Purge to your deck. This Axis cards gain 5% bonus stats. Okay, so another mechanic, guys. Purge na naman. So hindi pa natin alam kung paano yan gumagana. Kaya abangan na lang natin, guys, no, sa update sa Discord. Tapos ito namang dalawang rare, guys, no, alam na natin tong Big Word tsaka Curse Ritual is parang same pa rin yung effect niya. Parang hindi binago, guys, no? Okay. So dito na tayo, guys, sa epic runes. So itong Malediction, guys, is same pa rin. Nabasa ko na to. Same effect pa rin to, guys, no? Okay. So dito na tayo sa bagong rune, guys, na epic. So itong Moonlight Tip. So solo, when your turn starts, steal one energy fragment from your enemy, from your opponent. When your turn ends, this Oxy heals HP equal to times 3 your energy fragments. Okay, parang magnanakaw na rune to, guys.
So, pagka-start ng turn mo guys, no, magnanakaw ka ng isang fragment sa kalaban mo. Tapos, kapag nag-enturn ka naman is mag-heal siya. So, times 3 equals kung ilan yung fragments mo guys. So, ang ganda nitong ano guys, no, bagong run ng dash. Sobrang ganda. Kasi, madidelay mo yung energy boost ng kalaban mo guys. Tapos, may sustainability pa yung axe mo guys. Kasi, after mo mag-enturn, mag-heal siya. Ganda, goods na goods. Okay, so ito namang mystic rune niya guys, no, yung gloomy dices, same pa rin, nagbibigay pa rin ng hex at saka pier. Okay, so anong masasabi niyo guys tungkol dun sa matatagalan pa nga guys bago mag-release yung season 2? So para sa akin guys, no, okay lang naman kung medyo matagalan yung pag-release, basta mas magiging maganda yung game guys, no, mas magiging ano siya, skill based. Hindi yung parang pindot gaming na lang na nananalo yung mga naka-mystic rune, mga ganun. So ayun, yung sana magiging ano na siya, skill base. Yung kailangan mo na talaga mag-isip para manalo, mga ganun guys. No? Para mas maganda, as mas competitive na siya. Okay, so ito na lang muna guys. Kita-kita sa next video. Bye-bye.